4 months, 7k odo. So far, may tatlong issue na tayo na-encounter. So what's up mga kaibigan, no? It's me again, Rodel Alarde Official. Pasensya na, medyo di tayo naging medyo matagal tayo nag-update sa ating Bergman. So medyo busy kasi tayo sa naghahanap buhay. So ngayon guys, may nag-comment sa video natin. Shoutout sa iyo sir. Humingi siya ng update sa Bergman natin. So far, Bergman ko ngayon is magpo-performance na siya ngayong October 17. 4 months, 7k odo. So far, may tatlong issue na tayo na-encounter. Tatlong issue, no? So, bago muna tayo mag-simula, explain natin yung tatlong issue na yon. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Youth Rodel Alarde Official YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo dahil 3k subscribers na tayo. Hindi ko man lang na pansin yun. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout din pala sa mga kagrupo ko na Suzuki Bergman Street Cebu. Sa Team Payaman, hindi ko pa pala sila na kasama, pero shoutout sa yung lahat. Right safe po tayo. So, yun. Start na tayo. First issue na-encounter ko sa Bergman na ito is ito. Yung handbrake. Sa right side, ito siya. So, pag i-ganon mo, i-brake, hindi na siya bumabalik. Parang nanigas na siya. So, ang ginawa ko, isprayin ko lang siya ng WD-40 yung dito niya sa loob, kasi dahil sa alikabok siguro yun or sa yung ulan, tapos may kalawang na or ano bang tawag dyan sa amin sa Bisaya, kasi itaya na, no? So yun, kaya tumiga siya. Pag break ko ganun, ayaw na niyang bumalik, steady na lang siya. So ang ginawa ko, in-sprayin ko lang siya ng WD-40. So yun ang first issue ng Bergman ko na encounter ko sa first 3 months ko pa lang yun. Second, itong handling niya yung ganun. Minsan yung pag u-turn ako or left, yung kagle-left tayo, tapos pag bumalik na tayo sa street na daan, parang naninigas siya, no? Parang yung ano niya dito, parang hindi talaga siya yung tulad ng dati na very handling. Pag u-turn ko, medyo naninigas siya, yung parang hindi ko alam na nagtanong ako sa kaibigan ko, yung Bergman niya is almost 1.5 years na. Okay pa naman yung ball race. So sabi niya sa akin is natural lang daw yun, parang may naninigas. Ang ginawa niya is may pinatingin niya sa mekaniko, so may in-adjust lang. Pero ang so far ngayon, hindi naman siya ulit na ano, na bigla na wala lang siya yung ano, yung paninigas niya, yung handling niya sa dito sa Minimela. So yun ang second issue, no? So far, after mga 2 weeks siguro, nawala lang siya. Dahil lang siguro yun yung parang yung last month, dahil laging umuulan, tapos after ko umuwi ng bahay, example, umuwi ako ng bahay, ulan, tapos pag kinabukasan, hapon ko na siya ginamit. So parang siguro yung dahil sa ulan yun, na nabasa yung dito niya sa loob. Pero so ngayon,
ngayon, lagi ko na siyang ginagamit. Pag U-turn ko, so okay naman. Smooth na siya. Wala na yung ano niya. Hindi na siya yung naninigas. So, yun ang second issue. So, dito tayo sa third issue. Ito yung laging issue na talaga ng Bergman, no? Yung menor niya. Yung nawawala, yung menor niya. So, na-experience ko na to. Sabi nila, karamihan talaga nawawala yung menor is 1 year or 10k odo. So, na-experience ko na to, no? 7k odo pa lang tayo. Na-experience ko na yun ng nawala yung menor niya. So, ganun pa rin. Yung pag-uwi ko sa bahay, ulan, tapos pag kinabukasan, inandar ko. So, ayaw talaga umandar. Kickstart kasi lagi pag umaga, hindi ko ginagamit yung itong electric start. Kasi umaga talaga na ginagamit ko yung kickstart. So, umabot na ako ng 10 na kickstart. Wala pa rin, ayaw talaga umandar. So, ayun, no choice ako. Ginawa ko electric start. Pag electric start ko, siyempre, pag Bergman, isang press mo lang, aandar na yan. Isang press ko, wala. Parang, ganun. Nag-jing-jing lang siya. Ginawa ko ulit, wala pa rin. So, ayun. Na-experience ko na talaga yung nawala ng menor. Ang ginagawa ng iba, pag nawawala ng menor, pinapapunta ulit, dinadala sa casa, pini-check up, sabi nila yung ISC, palitan ng ISC or manual, yung sabi nila, mayroon, nakikita ko sa mga YouTube na manual reset, mayroon din yung iba, nakikita ko is pinapalitan nila ng ISC ng NMAX, di ko alam kung anong version yun, so bali pinapalitan nila ng ISC ng NMAX. So, ayun guys, di ko napansin. Sa kakausap ko, may booking pala tayo. Grab food. Medyo malayo na yun. So, balik lang tayo. So, yun guys, balik tayo sa ulit sa issue. Yung menor niya. So, as I said kanina, no? Yung sinabi ko na yung iba pinapalitan nila ng ISC sa NMAX, yung iba inopen lang yung makina, manual reset. So ang ginawa ko, before kasi ako kumuha ng Bergman na ito, nag-research na ako ano yung mga disadvantage niya, no? Example, kung ano man yung disadvantage na may encounter natin. So may knowledge na ako konti about seminar. May nakapagsabi na yung ginawa nila, turn switch, turn off na lang yung susian 5 times. Quick talaga yung pag-on. Ano ba talaga? Kamira na mag-helmet to. Turn on, off, then on, then off, on, yung mabilis din talaga 5 times. Pag on mo lang, on mo, pagkita ka ng yellow, off mo ulit. Tapos on, off, on, off, on, off. So 5 times hanggang ma-reset yung ISC. So yun ang ginawa ko. So far, pag after ng 5 times, so ayun, bumalik na yung menor niya. So bali na-reset na yung ISC kasi yun ang nabasa ko sa mga old na Bergman user. Example, nawala yung menor, yun lang ginawa nila. So yun guys, yun ang tatlong issue na encounter ko sa Bergman ko ngayon, no? Mag-performance and 7k auto. So thank you pala sa'yo sir sa humingi ng update, no? Thank you sa'yo kasi dahil sa'yo medyo nakapag-update tayo. Kasi minsan na talaga ako nagbablogged dahil sa sobrang busy din sa paghanap buhay. So yun nga guys, update ko lang kayo ulit, no, kung ano pa may mga issue na ma-encounter natin sa Bergman
na ito. So, thank you guys sa mga bago pa lang po sa YouTube channel po. Please don't forget to subscribe, ring the notification bell, and para maging updated po kayo sa mga video ko. And don't forget po pala guys, my Facebook page po pala ako, Rodel Alarde. Follow nyo din po ako. So, thank you guys. Maraming salamat po kayo. Ingat always and drive safe.